Kasi alam niyo ba guys, nagsimula ako sa napakaliit na puhunan. Sa sobrang tiyaga ako, napalago ko yung hanap buhay ko. Yo, what's up guys? Meron lang akong ikwento sa inyo tungkol sa kung paano ako nagsimula sa negosyo ko. Kasi alam niyo ba guys, nagsimula ako sa napakaliit na puhunan. Sa sobrang tiyaga ako, napalago ko yung hanap buhay ko. Ngayon, tip ko lang doon sa mga nagsisimula sa negosyo, maging matiyaga lang kayo. Number one, mabait kayo sa customer. Tapos kailangan pagpapasok sila sa negosyo mo o magpapagawa sila sa'yo, may kailangan silang product sa'yo, kailangan maganda yung presentation mo sa kanila at saka maganda ka makitungo, mabait ka sa kanila. Kasi maraming customer na hinahanap din yun, yung kailangan maganda yung ano sa kanila, pakita mo sa kanila. So yun nga guys, ikwento ko sa inyo yung gusto ko pa nagsimula at yung pagawaan ko ng mga jersey. Alam nyo ba nung nag-start ako, ang pera ko, 30,000 lang, bibili pa ako ng machine. Tapos nung makukunin yung pang-upo ako sa pwesto. Nakabili ako ng dalawang machine, ang natira sa akin guys. Tsaka nakapag-print ako ng napakalit na pwesto ko, tamang-tama ng dalawang machine doon, tapos doon ako natutulog sa gilid. Ang natira sa akin, 500 lang. Tapos yun, nung time na yun, wala akong tao, mag-isa lang ako. Lahat ng mga trabaho, solo ko lahat. So kailangan talaga guys, kung nilegosyo kayo, alam mo yung negosyo mo papasok ko, hindi ka pwede mo nilegosyo ka ng basta-basta. Papasok ka lang sa isang bagay na hindi mo alam gawin. Mahirap yun. Huwag nyo gagawin yun kasi kailangan ng negosyo nasa puso mo. Alam mo kung ano ginagawa mo at alam mo paano patakbuhin ito. Alam mo rin paano gawin, paano kung palaguin. Kaya yung mga binigosyo niya ng halimbawa, yung mga iba, basta-basta lang, basta may pera, papasok ko nila, naisipan nila negosyo. Tapos pag bumabagsak, wow, sakit sa ulo nun. Kaya tip ko sa inyo, pag kayo magninegosyo, alamin nyo muna kung paano pasikot-sikot sa isang negosyo, paano patatakbo yung paano kukuha ng mga supplier, saan kayo pupunta, hindi kung sino yung magiging kliyente nyo, dapat alam nyo kung paano sila handle. Siya nga pala guys, pakita ko sa inyo din kung paano yung mga nabili kong mga machine na ito'y napalago ko na sa maliit kong puhunan, sa kakatsaga ko. Ngayon, kahit pa paano, dito sa negosyo ko na to, lahat ng pangailangan ng pamilya ko, pangailangan ng mga sweldo ko sa mga tauhan ko, napuprovide ko na lahat dahil sa negosyo yung pinagkalob sa akin ng Panginoon. So, let's go guys, pakita ko sa inyo yung mga machine na nabili ko. After a year, taon na rin kasi mahaba-haba na rin tinapong ang negosyo ko. Sa maliit na puhunan, napuunlad ko ito, napalago. Kaya, let's go! Ayan, mga paps. Una-una ko, pakita ko sa inyo yung mga computer ko. Nabili ko yan. Kailangan kasi sa mga layout artist ko yung mga computer yan. Dalawa mga, sila ang tagagawa ng mga design ko. Ayan, dyan nila ginagawa yung mga jersey na mga in-order sa amin. Ayan, napropide ko yan dito sa maliit na puhunan ko lang na napatakbo. Ayan guys, ayan, mga computer lahat yan, mga nabili ko yan. Ayan, tapos, ayan, mga product namin guys. Ayan, tapos, ayan, puro sa pagtsitsagalan namin na binakuha yan. Ayan, ayan yung mga product na yan, puro na yan guys, for pick-up na yan. Lahat yan, mga iba-ibang lugar, mga pulis, yan, pulis ng, ano to, Bicol, mga Bicol pa yung mga nagsimorder mo yan. Yan, tapos dito naman yung machine, to, yan yung mga machine na nag-preprint ng ano, nag-preprint ng mga damit, yan, dalawa yan. Medyo may kamahalan niya guys yung machine na ganyan. Sa ngayon, mga lang po, nasa 600 plus, 600,000 higit, kasama yung insurance. Yan, mga shoutout sa Epson. Napakaganda ng quality ng Epson. So,
Yan. Yan. Yan ang hinahanap guys ng mga nagpapagawa ng mga jersey. Timson talaga kasi pag once na yan ang gamit mo, sure talaga na quality yung production mo. Quality yung kulay ng mga damit saka super ano, super tibay. Hindi na kumukubas basta-basta yung ano, yung tawag dito, yung tatak na yung print niya. Kaya solid. Pag Gibson talaga yung gamit nyo guys. Tapos yun, kadalasan talaga, ito na yung mga papel. Yan yung mga papel na tina-transfer dyan sa yung mga, ano, yung mga tatak namin. So yun. Pakita ko naman guys sa inyo yung tahian. Tsaka yung machine na nagpiprint ng, nagta-transfer pala sa damit, sa tela. So yan. Ito rin, nabili ko rin yan guys sa aking hanap buhay. Nakabili ako ng isang Montero saka isang Fortuner. Ano, dala-dala na sa ako yung Fortuner dahil sa maliit na pukunan ko lang yan. So ayan, ito naman yung mga tao ng mga pasaway. Ayan, mga tauhan kong ayan, madami yan guys pinapasahod ko sa galing ng binigay sa akin ng Panginoon na hanap buhay. O, napapakain ko at mapasahod ko yung mga inayupak na ito. Ayan. Ito yung ano, ito yung yan, mga machine ko. Matagpukubat ko yung lahat. Yan, mga nagpukubat ko yung mga mananahe yan. Mainitan, kaya nagpukubat. Yan, mga paps. Ito si Buhay Damulag. Mula na nag-start ako, nasa akin na yan. Yan, dating buhay ko lang yan. Ngayon, mananahe na. Sumasahod na siya ng 6,000 a week. Sabi nga nung isang tauhan ko, walang pinag-aralan. Sumasahod ng 6,000 a week. Ayan. Ayan, yung mga yan. Mga dati mga buhay ko yan. Oh, nagmamanahe na. Mga tinuruan ko. Nakakatagalan. Ayan, mga yan. Oh. Ayan, mga paps. Ayan yung sa maliit kong puhunan. Ayan, nagpakabila ko ng mga machine. Ayan. Ayan po magninegosyo dyan na tiyagaan lang. Ito naman si Erning. Erning po yung pabalik-balik lang sa akin to. Ayan. Mawawala, lulubog. Eh, pero di ko alam kung mananatili na sa akin to. Kasi pagtanda. Yan. At yan si Erling Boy, mga papsyan yung nagpunong araw na ano na nagkasakit sa sobrang bisyo, hindi mamatay. Sunog balat na lang. Yan, babayero na. O Erling, pakinggan naman. Ano, babayero na yan. Dito naman guys yung stock room ko ng ano, ng mga sinulit, tila, dito sa taas yan. Yan, yung mga stock room ko ng, yan, mga sinulit lahat yan. Yan, mga sinulid lahat yan, nagpaka-karton, yan. Yan, tas, ayun, wala pang bagong deliver na tela, kaya yan lang yung naiwan na lang na tela. So, dito naman, guys, yung aking, dito naman yung aking, yan yung isang machine ko, yung mga tela yan. Yan, isang machine ko na, ito yung nagta-transfer ng, ano, ng papel, yung transfer na sa tela. Pag pinainit po yan, sobrang init yan guys. Yan yung itatransfer na yung tela dyan. Tapos yung yun na yung last na. Tapos pagkatapos yung direction na yan doon sa cutter. Saka mananahin na. Yan yung pagnano yung tela nyan. So, pagka may time guys, i-vlog ko rin nga ako nagpo-production dyan. Pero mayroon akong video na doon sa ano ko, sa Facebook page ko sa Navy Sportswear. Kasi yun yung pinaka-Facebook page ng business ko talaga eh. Makikita niya doon paano gumagana yan. So ayan guys, medyo may kamahalan din to. Nakuha ko to ng higit 400,000 brand new. Ayan, nabili ko yan. So, alam nyo. So ayan mga paps, sa maliit kong puhunan ng business ko, yung business ko na to ngayon, nasa, kung pupintahin, kung sumahin ko talaga, hindi naman nasa million na rin yung halaga ng mga machine, ng mga nabili kong machine, yung machine lang na siguro abutin natin ng 3 million yung puhunan sa mga machine lang. E, yung mga mayaman dyan naman lang yung puhunan, mas pinapalaki pa nila, mas marami silang machine na ganito. Pero sa akin kasi, medyo tama lang kasi yung ano, pagpamilya lang yung business ko na to. Kahit pa paano, nakapag-provide ako ng mga kailangan ng pamilya ko, kailangan ng mga tauhan, kung mga pumunta ko sa doon na maayos. So yun, tip ko yun sa mga nag-negosyo na sana
Kung magdinegosyo kayo mga paps, nasa puso niyo negosyo niyo at higit sa lahat, napapatakbo niyo na maayos. So hanggang doon na lang mga paps, maraming maraming salamat sa mga nanonood dyan. Please, palike at saka pa-share sa mga video ko para bibigyo sa mga lahat ng video na lalabas.